Good morning mga palab, welcome sa ating bagong segment na Real Talk. Ito ay isang raw na raw, as is where is talaga ito. Ang ating bisita ngayon ay isa siyang binata, mabait, matalino, maaruga at mapagmahal sa pamilya. I-welcome natin si Angel Haraula. Hello mga karab! Angel! Kamusta? Nervous? Nervous? medyo nervous ako ngayon kasi first time ko talaga na ma-interview sa channel ito, sa Pinoy Rob. Dati viewer lang ako, ngayon ay isa na akong guest sa Pinoy Rob. Actually, hello po ka Pinoy Rob. See you soon there. Okay. Jel, hindi ka ba nagtaka kung bakit ka nandito? Tataka nga ako eh. Bakit nga ako nandito? Nandito ka kasi gusto lang namin malaman kung ano ang ganap mo sa ganap sa buhay mo. Wala naman. Isa lang akong ordinaryong tao. Pero ang pinaka highlight sa buhay ko is isa akong estudyante. Kuya ng dalawang kapatid ko. May mama ako na nasa Saudi Arabia nagtatrabaho halos in suma total mga 10 years na siya nagtatrabaho. Pabalik-balik lang siya dito sa Pilipinas. At yung papa mo nasaan? Nandun sa bahay lang, hindi na siya nakakapagtrabaho. Pero may trabaho siya, nagda-drive siya, yung tinatawag dito sa Cagayan, yung sikad-sikad lang. Tri-sikad. O, tri-sikad. So, ayun, ang papa ko, nagtatrabaho lang sa sikad-sikad lang siya kasi may sakit kasi siya. Hindi siya pwedeng yung mag-hard work talaga sa kanyang body. Oh. Kasi lumalaki yung private parts niya, if I could say. Mm. Kaya, ganun. So, ngayon wala yung mama mo dito sa Pilipinas, sino naman yung nag-aruga sa mga kapatid mo? Ako lang at yung papa ko. Well, yung papa ko nasa bahay lang naman siya. So, siya yung nagluluto, ako yung nanghuhugas ng plato, ng mga pinggan, ako ang nag-aaruga. Sa mga kapatid ko, naglilinis ng bahay at nag-aaruga din sa lola ko at lolo ko kasi may mga sakit na din sila. Kaya ako yung parang nurse sa bahay namin. Ako yung parang nag-check yung BP nila, ano ba? Ang tawag sa'yo is anak, kapatid, okay, yun ang tinatawag natin sa'yo. Sa kalendaryo, may tinatawag kami mga inatay. Yeah. para siyang bad words, guys, pero para ina at tatay. Inatay. Inatay. Okay, ngayon, Jel, pwede bang isalaysay mo yung sa pagkabata mo hanggang sa paglaki mo? Matataasan itong story natin ngayon. Okay lang yun. Ngayong araw. Hindi pa po kayo nakakakilala sa akin, di ba? Ako po si Angel Haraula. Isa po ako estudyante. Nag-aaral po ako sa isang universidad dito sa Cagayan de Oro. At ang kurso na kinuha ko ay medical technologist. Yan po yung isa sa pinaka gusto ko na kurso. Kaya gusto kong maging doktor. Pero nung bata pa ako, hindi talaga ako lumaki dito sa Cagayan de Oro. Lumaki ako sa Cebu, doon sa lola ko. Siguro dito sa na part, pero yung nagkakita na kami ng mama ko. Hindi kasi kami close before ng nanay ko. Iniwan niya ako para pumunta siya sa Kuwait at doon na tayo mga around 2000s. That was a time na before na namatay yung ate ko.
So, yun, may mga backstories din na before that stories. But, iniwan niya ako at nag-OFW siya. At nung bumalik siya sa Cebu, hindi ko siya tinawag na nanay, tinawag ko siyang auntie kasi hindi ko talaga siya kilala. Hindi ko talaga siya kilala. So, parang I was around 4-5 years old that time, tinawag ko siyang auntie kasi hindi ko talaga siya kilala that time. Pero nung nakilala ko siya, she was a very hardworking woman, but then because of her hard work, hindi niya talaga ako hindi niya ako naaalagaan talaga. Nandun ako sa lola ko most of the time paglaki ko. Hanggang sa mga around 8 years old ako na pumunta na kami dito sa Cagayan de Oro. So, pumunta kami dito sa Cagayan de Oro. Kung may magtatanong, saan bang tatay ko? There was a time before pa, nung pumunta kami sa Cebu, dito talaga nag-stay-in ang mama ko at ang tatay ko. At doon may nangyari, may mga chaotic na nangyari sa buhay ng pamilya namin. Guys, hindi pa ako from the very start sa life ko, hindi siya fairy tale talaga. Like, parang hindi ako pinanganak na parang may golden something ba sa bibig. Hindi po, mahirap kami at mahirap akong pinanganak dito sa mundo. At hindi lang mahirap, kundi isang mahirap na may maraming na-experience kahit bata pa. At nung bata pa ako talaga, ang aking papa nag-cheat, kaya pumunta ang mama ko sa Cebu. Pumunta kami ulit here sa Cagayan de Oro kasi yun yung isang desisyon na gustong ng mama ko, na parang gusto niya ibalik ang relasyon nila ng papa ko kasi lumalaki ako na wala akong nakilalang ama. Yung pag tinatanong ako, sino bang tatay mo? Sinasabi ko talaga, lumusabaw. Yung parang ganun, sa lumusabaw, or parang nawala, or namatay na, or parang ganun yung tawag doon. Kaya, wala. So, nag-decide ang mama ko na bumalik sa Cagayan de Oro. At yun, na-meet ko ang papa ko. To be honest, until such time, when I was like 15, 16, grabe, chaotic talaga. Walang any good things na nangyayari talaga sa amin. Parang si mama pabalik-balik sa Saudi, pabalik-balik sa trabaho niya before. Kaya sumatota lang ang buhay ko before chaotic talaga. Nai-share lang ako if pwede dito sa channel. Okay, kasi raw naman din ito. And I think this is the something na gusto ko i-share talaga pag may tao akong nakakausap. And parang gusto ko rin i-share ito kasi may mga bata talaga ngayon na pariwala, and kanang yung mga bata na parang because of their family issues, family problems, yeah, parang pumupunta sila sa lugar na dapat hindi sila ganun. Na-experience ko yun. Pero ang pinaka-ugat nun is ito, i-share ko. Kasi when I was still 5 years old, my family friend kami na in Cebu. And parang isa siyang, ang tawag na ngayon sa mga modern time na tawagan ngayon is a predator. Predator is parang tao na parang mina manipulate,
yung bata para ipunta sa laing lugar, ipunta sa ibang lugar at doon bigyan ng kung ano-ano, at worst cases is nire-rape or something. Sa akin po, may nangyari po sa akin ganun. Pero hindi po ako na-rape, hindi ako na-rape ng tao na yon. Pero it did put something in my heart. Okay, my predator, ako nung bata pa ako, dinala niya ako sa, parang hiniram niya ako sa nanay ko before. Hiniram niya ako at doon, pumunta kami, dinala niya ako sa isang lugar na parang walang ilaw, walang ganon-ganon. At yun, hindi ko ginawa yung gusto niyang ipagawa. Kasi bata pa ako, wala pa akong hindi ko pa naiintindihan kung ano yung mga bagay na yon. Ilan ang ano mo doon? Age mo noon? Yeah, I was 5 that time. 5 years old. Parang, kasi I'm a very chubby baby. Ah, okay. Gaya ng mga kapatid ko, shout out sa mga kapatid ko dyan. Dinala niya ako, at then, yun, hindi ko naiintindihan yung ginagawa, pero hindi ko ginawa. Pero, yun na pala yung start na parang may mag-live-in na trauma sa akin. Yun, growing up, hindi, parang may mga trust issues ako, hindi ko gustong pumunta sa, or magkakaibigan ng mga lalaki, kasi parang may nangyari so, nung bata pa ako. Wala talaga akong friends na lalaki before, kaya parang may trauma talaga ako growing up. Yung tao na nagdala sa'yo, kilala mo ba yun? O kaibigan ng lola mo? Kaibigan po to ng lola ko. Pero until now, hindi nila alam na may nangyari na nagganon. Kasi it is something na parang big issue, at parang wag mo na lang sabihin. Okay. Yung nangyayari talaga. So, ayun. Kaya growing up, may mga traumas, may mga parang unsaid na mga words na gusto kong sabihin, gusto kong iiyak kasi yun yung nangyari. Pero hindi, wala tayong magagawa. Pero fast forward, pumunta kami dito sa Cagayan de Oro. After that thing na nangyari sa Cebu, pumunta kami dito sa Cagayan de Oro. Akala ko wala nang mangyayari. Pagdating ko dito, yung papa ko, akala ko is a good man. Akala ko ganun, pero yung papa ko ay isang abusive person na growing up, parang yung pinapakita niya talaga na hindi niya, wala siyang believe sa akin kahit pa ibigay ko yung mga yung ribbons ko, medals ko, ipakita ko yung achievements ko, wala siyang pakialam. I'm proud of you na yung ganun. Parang siyang hindi papa sa iyo. Parang hindi papa. At yung sinabi lang niya sa akin, growing up, sinasabi niya talaga ito, growing up, na hindi ako proud sa iyo, no? Parang ganun. And yung lahat ng mga achievements, lahat ng ginagawa ko, parang wala lang. At growing up, yung lahat ng ginagawa ko, dapat standard sa anong gusto niya. Pero lahat ng ginagawa ko, hindi talaga sumasakto sa standard na gusto niya. Kasi yung parang gusto niyang standard, maggaya ako sa kanya na parang umiinom and parang, you know, hindi ko kayang uminom, hindi ko kayang magbisyo, hindi ko talaga kaya yan. Hindi niya gusto na ginagawa. May mga achievements ako, may mga pinupuntahan ako, competition growing up, in elementary, in high school, even in college. College. Kaya, yun. Pero, with all of those things,
it's very good kasi may makita talaga tayong mga tao growing up na ipinapadala sa atin na para i-exchange yung mga bagay na mga masasama to in exchange to mga mabuti. Mabubuti at magaganda. kahit pa sinabi ko nga kanina na may mga bata, mga binata ngayon, kagaya ko noon na papariwala kasi sa mga nangyayari sa buhay nila noon, pero if mag-continue tayo na mag-strive para sa ikabubuti, may mga bagay talaga na ma-exchange sa buhay natin into good. Yung mga mali kailangan pang pwede pa siyang maituwid. Kaya before nga akala ko hindi na yung wala nang chance para baguhin kung ano nangyayari sa buhay. Yung nanay ko, tinatanong ko bakit ka umaalis, bakit mo ko iniwan, bakit mo kailangan umalis at pumunta sa ibang bansa, at bakit mo kailangan iwan ako sa family ko na parang wala naman akong purpose, hindi naman nila ako gusto o ganyan, bakit mo ko ibinilin sa papa ko na parang abusive and parang ayaw talaga sa akin. Pero along the way, if mag forward lang tayo sa kung ano yung, you know, just striving hard at i-endure lang natin yung mga nangyayari sa buhay natin, I think at the long way run, makikita po talaga natin yung sagot sa mga tanong natin. Before, bakit po nangyari yung, when I was 5 years old, bakit po nangyari yun? Nangyari yun kasi may mga bata ako mamimit. Kagaya ngayon, may mga bata akong namimit na nakakaintindi ako. Magiging isa akong instrumento pala na para makaintindi sa ano nangyayari sa kanila, yung traumas nila. Kaya pala naging na-experience ko yon na mga traumas. Kasi ngayon, may mga bata na, you know, mas mag-guide ko pa or mabigyan ko ng advice or para matuwid natin yung kung saan sila gusto. Saan sila gusto talaga ng, example, ng mga parents nila, kung ano talaga yung future nila. Kagaya ng bakit ba ako iniiwan ng nanay ko? Yung nanay ko actually ngayon, sinabi ko kanina, nasa OFW siya, nasa Saudi siya. Tinanong ako ng brother ko, bakit ba umaalis si nanay? So tinanong ko rin yun, yung bata pa ko, bakit umaalis si nanay? Kailangan talagang umalis sa mga nanay or kailangan silang magtrabaho para itaguyod din, para itaguyod din yung mga anak nila. Kagaya ko, isa kong college student, hindi naman po easy yung college life po, especially financially. Yeah. Hindi namin po kaya na magbayad na kung anong halaga para lang itaguyod ako sa college. Kaya kailangan lumabas ang nanay ko. And yun, nakita ko yun na mga answers na kailangan pala. Then, sa papa ko, bakit siya ganun? Kasi naiintindihan ko siya. Yun ang trato ng parents din niya before. Parang yung parents din niya, abusive. Naranasan niya sa kanya family. Yes, naranasan din niya sa kanya. Kaya dinala niya sa'yo. Sa amin. Sa inyo. Yeah, sa o sa amin. Sa aking sarili. Ganun. Sa amin. Kaya, growing up, I understand him. Kaya, yung
tinay kong i-understand siya until now. Kasi, we just, people needs to be understood lang talaga. Yung parang, hindi ko man naiintindihan yung ginagawa niya, at least may isang tao na nakakaintindi sa kanya. Yung hindi man nila alam kung bakit ba siya ganyan, bakit ba siya nagsusugal, bakit ba siya abusive, at least may isang tao, anak niya, na nakakaintindi bakit siya ganun. Kaya, naiintindihan ko yung papa ko bakit siya abusive. Pero noon yun, ang ngayon, growing up, may mga kapatid na ako, mga bata pa, 11 and 8 na mga bata, and because of my brothers, nag-change siya talaga. Nakikita ko yung mga bagay na hindi niya ginawa sa akin, pero ginagawa niya sa mga kapatid ko. Hindi man kami nag-hug and kiss before, ginagawa niya sa kapatid ko ngayon. Hindi man kami pumupunta sa mga mall or kung saan niya gusto, before, ginagawa niya yan sa mga kapatid ko. So, ayun lang, may sa sinabi ko kanina na going forward sa life natin, hindi man natin ma-experience or hindi man natin na iintindihan kung bakit nangyayari to sa buhay natin. Kung traumas ba yan, challenges ba yan, family issues ba yan, hindi natin yan, or bullying ba yan sa buhay. Hindi tayo or wala tayong kawala sa mga trials at mga challenges na yan. Buhay yan. Hindi dapat natin yan talikuran. Let's face it and moving forward, makukuha talaga natin yung mga sagot sa mga tanong. Okay. Mga tanong na mga sagot. Or sagot na may mga tanong. Ano ba? So, sa pag-alis ng mama mo papuntang abroad, hindi ka ba nagtanim ng galit sa mama mo na bakit iniwan ka niya sa papa mo? Hindi talaga. Kasi yung lola ko is a Christian. Parang lumaki din ako na parang yung mga morals and yung mga good deeds dapat hindi ka magtanim ng galit, hindi ka dapat easily angered, hindi dapat ganun. Kasi may ibang mga bata na pag alis yung mama nila, hindi nila maintindihan kung bakit. Hindi nila alam na para sa kanila din yun. Yeah. Diba? Kaya may mga binata, may mga youth din akong na-meet na parang sinasabi nila, bakit ba umalis yung parents ko, mama ko, parents ko ba, bakit hindi ko naman kailangan ng mga material na mga bagay, para ganun. So, ayun na sinasabi ko sa kanila na walang maidudulot yung galit na nasa dibdib mo, nasa puso mo. Walang maidudulot yung mga hatred na nasa puso mo. Ikaw lang din ang maaapektuhan nun. Kaya, let it go. Moving forward as you grow and you understand, just keep on understanding people. Just keep on understanding your parents. Because, especially your parents, ginagawa talaga nila yun. Para, para din naman sa atin. Kung may pera naman sila, di ba? Why not dito na lang sila? So, pero kailangan talagang umalis. Kailangan talagang umalis. Kaya. Kasi sa ngayon, mahalang bigas. Matikula, di ba? Sa college. So, kailangan talaga umalis. Yung sa papa na side mo naman, sa ginawa niya sa'yo, hindi ka ba nagtanim ng galit din sa kanya? Sa papa ko, well, yes. Nagtanim ako ng galit sa papa ko. Legit, maraming mga instances talaga na ang sakit talaga ng ginagawa niya. May time noon na may sakit ako and yung parang gusto kong tay, may sakit ako, bilhan mo akong gamot and parang instead of buying me a medicine or ganun, parang kumuha siya ng kutsilyo at parang mag
Tulog ka na lang. Or, yan, kasi... Tinatakot na niya. Tinatakot na niya ako. Kaya, parang, yun, lumalaki ako na may hatred sa kanya. At, yung parang may favoritism talaga. Kasi, may, ano din ako, if, share ko lang, may stepbrother din ako. Mm. Kaya, yun yung resulta ng naging cheating nila sa yung bata pa ako. May half-brother ako and parang doon lahat yung attention sa kanya at wala sa akin. Kaya, growing up, parang umiiyak na umiiyak talaga ako na bakit ganyan yung tatay ko, bakit ganito. May last nga, I think 2 years ago, parang nakainom din siya and parang gusto niyang mag-away kami pero hindi husto mag-away kami kaya yung kumuha siya ng taga at yung almost niya talagang itaga talaga. Yung ginawa ko na lang is pumunta sa kapitbahay namin at dun tumago at dun ako umiyak ng umiyak. Kaya parang growing up, ano ba to, Lord? Ano ba to? Ano ba itong nangyayari sa akin? Nagtanong ka sa sarili mo. Oo. Nagtanong ka sa Panginoon. Nagtanong talaga ako sa Panginoon na bakit ba ito nangyayari? Kasi gusto ko lang naman ng magandang buhay. Gusto ko lang naman ng peaceful na life. And bakit mo ko ginaganito? Bakit ganito yung pamilya ko? So, ayun, nagtanim ako ng galit talaga sa kanya. Pero, nung nagka-understand, yung, ito kasi si Lord, kaning, parang, kahit ayaw mong intindihin, ipapaintindi niya sa iyo. Kaya, you need to really understand people, kahit hindi mo alam yung punot dulo, bakit sila ganyan. Kaya, sinabi lang niya sa akin, sinabi lang ng Panginoon na, be patient lang, endure lang. Kaya, yun, tinatak ko rin yung sinabi ng mama ko na kahit ganyan yung papa mo, i-let go mo lahat ng hatred, i-let go mo lahat ng mga masasakit na nasa loob mo. Kasi before, yung hindi ko pa talaga ni-let go. Na-understand ko talaga yung mga bata ngayon kasi yung parang family issues, gusto na sila mag-suicide. And yun yung kasi din nangyayari sa akin noon. Madedepress sila. Madedepress. And parang gusto nilang mawala na lang sa buhay. Kaya ganun. But then, pag growing up, parang, hindi, kailangan ko i-let go to ng mga bagay sa puso. Kasi, the time, depressed ako, suicidal ako, hindi nga ako kasing gwapo ngayon. Hindi nga ako. hindi mo kayo mukha ngayon. Hindi ko mukha to. Hindi ko mukha to, guys. Parang, ang pangit-pangit. Ang pangit-pangit ko lang. Wala talaga akong, kasi ang itim-itim ko. Parang, yun yung mga manifestation kasi, yun yung mga manifestation na parang, if depressed ka, if may mga hinalakit ka sa loob mo, parang tinatanim mo na lang tinatanim, yung bunga mo is parang itim na prutas. Parang ikaw din yung gagawin sa sarili mo. Yes! Oh. Kaya nga parang, pag makita ko ng friends ko, parang, may problema ka ba? O ano ba? Parang itim mo ngayon, naligo ka ba? yung mga bagay. So, sinabi ko talaga na in-let go ko to. Kaya nung in-let go ko at ni-surrender ko yon sa Panginoon, look at me now, guys. So, naging pilo na. Naging pilo ka na ngayon. Naging mas gwapo lang, guys. Mga 20% handsome lang na pagka-gwapo. Okay. Yung sa pag-aaral mo naman, mabuti naman at nakapag-aral ka ng mabuti, nakarating ka sa college. Yeah. Paano po ba ito na-achieve?
sinabi ko talaga, yung pagtuntong ko nung pag-graduate na ako sa high school nun, senior na ako, and sinabi ko talaga na, wow, ang ganda pala talaga ng plano ng Panginoon. When I was still in elementary days, parang hindi niya ako na let go from the very from my very first grade until nagraduate ako. I'm proud to say na honor student ako. Wow. So honor student ako, and parang hindi ako na let go ng Panginoon na parang kahit hindi ako ganun ka smart or ka talino na bata, nag-guide ang Panginoon sa akin. Kaya from, kahit wala yung suporta ng family, yes, mo, wala yung support ng family ko pa rin. Kahit ano, ano guys, from elementary to until now, may mga projects ako na parang hindi ko talaga ina-ask sa parents ko. Parang I will rely on myself and I will rely to kung ano yung mga resources na nasa sa akin. Kasi yun yung nakalakihan ko eh. Parang I will do this because walang ganun ka support. Pero may mga tao naman ngayon guys na sinusuportaan na ako. Anong ginagawa mo sa pag may project ka, pag may may babayaran ka sa school, anong ginagawa mo? May binibinta ka bang pagkain? O hindi naman, parang kagaya ng sabi ko, mabuti talagang Panginoon sa akin. Legit na parang if may mga babayaran, parang ang bayad na ang pumupunta sa amin. Especially transitioning guys from elementary to high school, from public to private. Actually dapat sa high school ko mag public school din dapat ako, pero the Lord is very gracious sa atin na naging scholar ako sa isang universidad dito sa Liceo University, and from high school, from grade 7 to grade 12, naging scholar ako. Kaya kung ano yung mga projects, mga babayaran lang na mga mamaliliit lang na mga bagay, hindi talaga ako naghihirap na ililook yung mga bayad, kasi God is so good to me na yung bayad talaga, yung pera na magpapadala siya ng instrument. Oo, magpapadala. Yung sa mga exam days, kailangan din kahit full scholar ako, may kailangan akong bayaran, like mga 200, 300, kasi may mga miscellaneous na hindi covered dun sa scholarship ko. Time na parang kailangan kong babayaran talaga, hindi ako makaka-exam kung hindi ko mabayaran yun. Pero at the very last minute talaga, God is so good na may mga ginagamit siyang instrumento na sila nang nagbabayad sa mga gastusin. Kaya hindi ako naghihirap in terms of paying my tuition, paying kung ano yung mga kailangan bilhin sa eskwelahan. Nasagot talaga yun. Nasagot talaga. Kaya, it's just so good talaga. Kahit, to think ha, na may mga trials, may mga challenges ako sa bahay, guys. Yung sinabi kong may mga traumas, yung mga issues namin sa families. From elementary yun, until nag-high school ako, dinadanasan ko yun ng mga challenges, mga hirap talaga. May one time nga eh na wala talaga akong pamasahe. So ayun, naglakad ang bata. Naglakad po tayo kasi wala pa talagang pera. So galing sa bahay niya patungong school. Yes, kasi walang-wala talaga. Pero ayun, kahit ganun yung nangyayari sa buhay ko noon, well, nangyayari din ngayon, pero parang hindi naman hindi na masyado. Oo, hindi na masyado. Pero noon, while may mga challenges, while may mga trials, naghihirap tayo, God is just so good na pinapaaral ako, and
to give back to my parents also. During my high school days, honored din po ako. Kaya parang yun yung binabalik ko sa parents ko na kahit hindi wala akong natatanggap na mga suporta, ganong suporta sa inyo, ito yung ibabalik ko kasi masusunod na ma-realize niyo na you know, may anak kayong proud na naging magulang kayo. Or parang, I'm just so proud pa din na pinalaki niyo ako. And, kahit wala sila. Yeah, and so, ayun, maging proud kayo sa akin. Yung, proud talaga ang mama ko sa akin. And love na love ako ng mama ko. At love na love ko yung mama ko. Yun. Love na love ko rin yung papa ko. kailangan mo talaga i-love. Yeah, kailangan talaga i-love. Kasi, magpapadala talaga ng Panginoon ng kidlat. Ikikidlat talaga tayo kung hindi tayo magla-love. Yun lang dapat mo gawin. Kailangan mong i-love yung hindi dapat i-love. I-love. Mm. Kaya nga, di ba? Kaya, I love you. Kaya hindi ti kala, I love you. So, ano, yung, anong masasabi mo sa mga kabataan ngayon? Sa mga sa naranasan mo sa buhay mo? Ayun lang, just... Kasi maraming mga bata ngayon na hindi nakaintindi sa ano, sa naranasan nila, sa nagkaroon sila ng family problem, yung broken family, ganun. Oh, anong masasabi mo sa yung may mga bagay talaga sa buhay natin na hindi ipapaintindi sa atin. Kaya we just need to go forward. May mga bagay na parang hindi mo dapat hindi pa ipapaintindi sa'yo. Bukas pa. Yung parang ganun, may parang nangyayari sa atin. Hindi man natin naiintindihan yung mga nangyayari sa atin, mga trials or mga paghihirap natin ngayon, sooner or later, maiintindihan natin kung bakit yung nangyayari. Kasi if wala yung mga challenges na yon, hindi tayo kasi mag-grow as a person. Hindi tayo magiging the person we are now. Kung hindi ko talaga yun naranasan, hindi ako magiging patient na tao. Hindi ako madali lang talaga akong masway sa mga problema. Since naranasan ko yung mga malalaking problema, hindi ako madaling matumba. Kahit ano pa yung nangyayari sa buhay mo or ano pang mga trials yan na experience mo na yan eh. We just need to face it. Kaya mga ay, what's that? Time out. Dosing time na din. Muna na siya. Muna dito, advice na gani. Ano ito? Yeah, ako nag-chat sa hindi pa. Sige. Yep. So, yun, kahit hindi nyo naiintindihan yung mga bagay ngayon, just move forward and just go with the flow of the trials because malalaman nyo talaga at magpapasalamat kayo na bakit yun nangyari sa buhay ninyo. Kasi parang, ay Lord, salamat kasi naranasan ko yun. Kasi, hindi ako maging ako ngayon kung hindi ko yun nararanasan. Ay Lord, salamat dahil hindi good yung parents ko before, kaya good na sila ngayon. Salamat Lord kasi may mga traumas ako kasi ganyan. So, kahit ano pa ang mangyari or kahit ano pang mga challenges, wag niyong talikuran yung mga challenges. Harapin nyo, face it so that you will become the person who you are today. Okay. That's right. Okay, Jel, salamat. Maraming salamat talaga sa pag hindi kami nasasayangan sa pag-invite namin sa iyo dito. Kaya sa ulitin. Ako naman ang mag-interview. Okay, mga ka-love, no? Narinig natin yung salaysay ni Angel, yung sa buhay niya. Marami talagang mga kabataan ngayon na yung naligaw dahil sa problema. Pero maraming salamat talaga at yung guest natin ngayon is
may advice sa mga kabataan ngayon. So, salamat mga kapinirab. Hanggang sa ulitin. Abangan nyo next episode namin. Sino kaya?